Capricorn, ito naman po yung mensahe sa inyo ngayong second week of December 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano yung mensahe sa inyo ngayong week na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. So tignan natin ano ba yung main energy mo for the whole week ngayon. Capricorn, so control, ano ba itong kinokontrol mo? Your emotions, your actions, your reactions. So kung ano man yan, na sabihin natin na makakapagpa-intense ng iyong energy, ng iyong emotions, kailangan mo munang kontrolin. So wag ka bigla-bigla na magpa-burst. Okay, wag kang bigla-bigla magre-react. So, pag-isipan mo muna yung mga kilos at sasabihin mo ngayong week na ito, Capricorn. Check po natin kung ano yung mensahe. So, ayan, full moon po ngayong December 8. So, kung gusto ninyo, mag-manifest po kayo, full moon manifestation. So, ilalagay ko din po yan sa description box, yung ating monthly for December, kung di nyo pa napapanood for Capricorn, at yung ating yearly reading. 2023 reading natin for you, ilalagay ko din po dyan sa description box. So, tingnan natin, spirit guide, ano po ang health? Kamusta po ang health ni Capricorn? So, meron tayo ditong Queen of Wands. So, very happy naman, very energetic naman kayo ngayong week na ito. Oo, very confident din kayo. So, alam nyo yun, Capricorn, alam nyo yung katawan ninyo. Wala naman kayo na feel na kung ano, so happy kayo. Ayan, makakakilos kayo ng maayos. Kung may pupuntahan man kayong party, ayan, makaka-attend kayo. Parang ganyan yung nakikita ko dito. Check po natin pagdating naman sa career. Meron tayo ditong The Fool. So, yung iba sa inyo, pwedeng nag-a-apply. Pwedeng still applying pa rin kayo. Pwede rin naman yung iba sa inyo, could be first week po ninyo sa inyong trabaho, sa inyong bagong trabaho. So, alam mo yon, nandito yung marami sa inyo, Capricorn, maisipan yung mag-take ng risk ngayong week na ito. So, pwede rin naman na may hinihintay kayo and habang hinihintay nyo yung trabaho na to, nag-extra-extra kayo para kumita kahit papaano. So, tignan po natin ano pa po yung mensahe natin for you. Pagdating naman sa money, meron tayo ditong King of Cups. King of Cups, ayan po. Pagdating naman ito sa money mo, so medyo control talaga ang kailangan mo dito, Capricorn, pagdating sa money. Kasi pwedeng mapapagastos talaga kayo kapag ikaw ay naging bukas palad ngayong week na ito. Alam mo yung parang wala kang tatanggihan pag may nagpalibre sa'yo, sige lang, go lang. Mali. Kailangan alamin mo pa rin at budgetin mo pa rin yung money mo. So, iba kasi sa inyo, pwede kasi na, di ba, na-receive nyo na yung 13th month pay, yung bonus ninyo. Alam mo yon, dapat meron niyang mapuntahan na mahalagang bagay. Oo. So, huwag kayong gastos ng gastos. Tignan po natin, pagdating naman sa business, kamusta naman po ang business ni Capricorn? Kung meron kayong business, meron tayo ditong Six of Cups. So, madaming babalik dito ng mga suki mo. Pwede rin na yung mga friends mo, ayan. So, parang malalaman nila. Yung iba kasi sa inyo, parang hindi nyo naman in-advertise yung business ninyo. So, pwedeng, alam mo yun, malalaman nila na may business ka pala, ganyan. Alam mo yung tatangkiliki nila, yun yung nakikita ko dito. Tapos yung iba naman po sa inyo, pwedeng may mga orders kayo, may mga bibili sa inyo na makamag-anak ninyo ngayong week na ito. Mm-mm. So, mararamdaman mo yung support ng community, ng family mo pagdating dito sa business mo. Siguro dahil nga, Pasko. Ayan. Tignan natin pagdating naman sa mga single. Kamusta naman po ang mga single na Capricorn ngayong second week ng December. Meron tayo ditong The Sun. So, may clarity na paparating dito. Pwedeng sabihin natin kung kayo yung may nililigawan or kung kayo yung nililigawan. Alam mo yon, malalaman mo na ngayon, ngayong week na ito, Capricorn, kung may chance pa talaga kayo ng taong ito. Oo. Pero ayun, happy ano to eh. Good vibes to. Oo. So, pwedeng yun pa, kahit single kayo, happy naman kayo. Baka meron ng single mom dito or single dad. Happy kayo. Kahit mag-isa, parang ganyan. Para naman sa mga in a relationship, ayan po, Page of Swords, pwedeng medyo dinadedma kayo ng person nyo. Oo.
pwede rin naman na kaya medyo dinededma kayo kasi kinokontrol niya yung mga gusto niyang sabihin. Parang sabihin natin, meron siyang gustong sabihin sa'yo pero alam niya na masasaktan ka, Capricorn. Kaya parang pinagpapaliban niya yung pakikipag-usap sa'yo. Ewan ko, ano yan? Ayaw niya maging totoo sa nararamdaman niya? Or ayaw niya lang kasi na mag-away kayo? O iba naman sa inyo, pwedeng hindi nga kayo kinakausap. Tignan natin, parang hindi kayo pinapansin. Baka may tampuhan kayo. Para naman sa mga mag-asawa, meron tayo ditong 8 of Cups. Ano tong 8 of Cups na to? Bakit may pag-alis? May pag-abandona. So, yung iba sa inyo, inabandona kayo nitong person ninyo, nitong asawa nyo. Pwedeng inabandona kayo ng mga anak nyo. Parang iniwan kayo, pinagpalit sa iba. Yung iba po sa inyo, Capricorn. So, tignan natin. So, pwede ang kinokontrol nyo dito is yung emosyon ninyo. Check po natin. Okay, ano po yung, di pala yan? Ano po yung blessings na paparating? Spirit guide, ano po yung blessings na paparating for Capricorn ngayong second week? So, meron tayo ditong doctor. Ayan, heal thyself. So, kung ano man yung mga sakit-sakit ninyo, nararamdaman ninyo, Capricorn, nakita ko naman, hindi naman talaga siya malala. So, pwedeng alam mo yun. Baka meron kayong alam na home remedy, mga ganyan, o kaya herbal medicine. So, parang yun lang is kaya na. Oo, magagaling na. So, pwede rin na meron kayong healing hands. Pwede po na meron dito is nanghihilot. Ayan, manggagamot. Ano pa po yung blessing spirit guide? Meron tayo ditong car and music. So, mukhang meron dito magro-road trip ngayong week na ito. So, pwede rin na baka bibili kayo ng ng instrument, ng speaker, ano pa? Tapos, pwedeng sasakyan. Ayan. Kahit anumang uri ng sasakyan to, basta magagamit ninyo or pwedeng gamitin ninyo sa business ninyo, okay yan. Oo. Tapos, parang kayo Capricorn ngayong week na to is alam mo yung direksyon ng buhay mo, alam mo yung pupuntahan mo, alam mo yung gusto mong puntahan. So gift din yan eh. Ibig sabihin meron kang peace of mind. Ibig sabihin alam mo yung ginagawa mo. May plano ka. Yun yung nakikita ko sa iyo. Okay? So good luck po sa lahat ng gagawin ninyo ngayong week na ito. Ingat kayo always. More blessings to come. Enjoy the rest of your week. Bye-bye.